What's up mga kasaka? Welcome back to this channel. Ako nga pala si Paul at ito ang My DeFi Pet TV. Ito ang Axie TV. So ayun mga kasaka, no? Alam nyo na siguro kung ano ang ating tatalakayin ngayong episode natin. Yan ay walang iba kundi si My DeFi Pet. Oo, naglalaro din po ako ng My DeFi Pet. Kumbaga, gaya-gaya din po tayo sa mga tropa natin na naglalaro niyan. Pero anyway, no, naisipan ko lang gawan ng video itong game na to kasi na-intriga ako eh. Actually, silent player lang ako ng game na to eh. Hindi ako masyado gumagawa ng content o hindi nga ako nag-update regarding sa game na to. Pero yun nga, no, na-intriga lang ako dito sa ginawa nilang hunt na to. Itong hunt. At napaisip ako tuloy mga kasaka, no? Ito pang larong to is magiging profitable na ba para sa atin? So, yun ang naisip ko, no? Kaya gumawa ako ng, hindi ko alam kung gano'ng kahaba itong video na to, eh. Bali, gusto ko lang tignan kung ano ba itong ginawa nilang bagong laro na to or bagong content. Content? Tawagin natin content or bagong additional sa laro nila or a bagong update sa game nila, no? Na kung tawagin nila is hunt, no? So, ayan. Bali, may nakuha ko food. Kasi yun, wala akong naipasok dyan na pet, no? So, share ko lang mga kasaka, no? Kasi hindi naman talaga ako professional sa paglaro ng My DeFi Pet. Actually, hindi ko pa naiintindihan yung logic ng larong to. Pero, meron akong mga napansin na medyo anomalya. Anomalya talaga yun. So, ayun nga mga kasaka, no? Isa-isahin natin yan. Pero bago ang lahat, diba? Harvestin muna natin tong patatas natin. Kasi makapagalit ako ni Becky. Diba? Makapagalit tayo. So, ayan. Mag-harvest muna tayo. Tapos, syempre, pag na-harvest, magtanim tayo ulit ng panibagong patatas para kay Princess Sarah. Tapos natin yung mga points na ito. Okay, so, mapapansin nyo mga kasaka, no? Ito lang yung ating pet. At isa lang yung napa-evolve natin. Kasi hindi naman talaga ako talaga totally nakatutok sa game na to, eh. Nakaabang lang ako sa mga recent update, tapos syempre, pumasok lang tayo na medyo maaga sa game na to at nabili natin ng mura lang yung mga pet na yan. At actually, hindi nga ako nagpuhunan ng malaki dito kasi naalala ko yung ibang pinambili ko ng pet na to, galing yun sa revenue na kinita ko kay Blood versus Undead. Imagine mo, mas nauna kong laruin to kaysa kay Blood versus Undead, pero kay Blood versus Undead, nakadalawang revenue na ako. Dito, wala pa. Pero anyway, yun nga, share ko lang, no, yung experience ko dito para at least kahit paano malaman din ng mga kasaka natin nanonood kung okay ba mag-invest dito kaya My DeFi Pet. Next topic natin mga kasaka, kaya kung nga ginawa itong video na ito, dahil nga dito sa hunt na ito, okay? Kasi meron tayong konting nakikitang pag-asa na baka itong si My DeFi Pet maging isang mainstream din na blockchain, no? So ano ba tong hunt na to? Okay, so pasukin natin yan. Kaya no, ito yung information tungkol dyan. So i-minimize natin kasi ayaw. So ayan, ito yung rule nung hunt nila, no? Actually mga kasaka, mayroon ako napansin na pagbabago rito eh. Kaya gumawa rin ako ng video talaga na to kasi medyo na bad trip ako kanina, no? Nung sinimulan ko tong hunt na to. So mamaya, explain ko kung bakit ako na bad trip ng sobra. So ito yung rule. You can send your pet to the hunt, no? Collect food capacity 50,000 tapos D-Pet for you to D-Pet. Ayan, pa D-Pet din makakahunt tayo ng D-Pet or itong NFT na to at pwede natin yan na i-convert to cash. Okay, so hindi ko pa alam kung paano i-convert yan to PHP pero abangan natin sa mga susunod na kabanata. So ito isa pa, no? While hunting, the pet will leave your farm for 30 days. So yung pet mo na ibibigay dyan, isang buwan mawawala sa iyo. So isang buwan na mag-hunt yun, no? Isang buwan na magtatrabaho yung pet mo, okay? And unable to perform the other activities. So walang silbi yung mga pet mong nilagay dyan. Okay, you cannot recall your pet until they finish their hunt, 30 days. Okay, so fixed 30 days, hindi mo pwedeng tawagin, okay? So ito, while your pet is hunting, you can harvest, harvest the pet in the hunting tab anytime you want. Okay? So, ito. Ayan. Meron siyang hunting tab. Mamaya, papakita ko sa iyo kung saan yun. You can only send maximum of 3 pet to the hunt
at the same time. Okay, mga kasaka, dito tayo medyo nagbago. Okay? Kung una kong binasa tong rules and regulation nila, ang nakita kong isang anomalya is nakalagay dyan, you can only use your pet once. Okay, so isang beses mo lang magagamit yung pet mo at hindi mo na pwede ulitin. Tapos, itong nakalagay dito, you can only send maximum of 3 pets. Okay? Ang nakalagay dyan nung una mga kasaka, 10. Okay, nakalagay dyan, 10 pets. Okay? So, yan ang nakalagay dyan sa mga rules na to. So, binago nila to. Okay, binago nila yan. Itong rule na nilagay dito, binago yan. Okay? So, balik tayo sa sinasabi kung bakit ako na bad trip. Okay, bakit nga ba ako na bad trip, no? So, teka lang, ayusin natin yung screen. So, punta tayo dito, tapos tignan natin yung... Ito yung hunting center nga pala. So, dito mo maha-harvest yun, yung food. Kung papansin nyo, nagdadagdag. So, nag-accumulate ng food yung mga, dipet na nakalagay dyan, no? So, punta tayo dito. So, explain ko sa inyo kung paano ako na bad trip kanina sa game na to, no? Kaya ako napagawa ng video, eh. Okay. So, nakalagay dito, mga kasaka, not approved. Okay, not approved nakalagay dyan. Tapos, ito, select the pet you want to send to the hunt. Ang nakalagay dito nung una, mga kasaka, no, 10 out of 10. Baga parang 10 pets. Yeah. Eh, pito lang yung pet ko eh. Pito lang yan. So, kulang or sabi kong ganun, baka kailangan 10. So, pito lang yan. Mga pasiyo, puro mga baby pa nga yan. No? Hindi pa na-evolve. So, ang ginawa ko, kasi kung ayan, not approved yan, kapag pinres mo yan, okay, maglalabas to ng gas fee. Okay, so ayan, maglalabas siya ng gas fee. At actually, hindi naman ganun kalaki yung gas fee. For example, ayan lang, $0.06 lang naman. So, hindi ganun kalaki yung gas fee niya. Pero, ang kinabadtrip ko kanina, okay, ang kinabadtrip ko kanina, so, dahil nga nakalagay dito is 10, so, nagbakasakali ako na pwede yung 7. Okay, so, ang ginawa ko, in-approve ko lahat yan. In-approve ko lahat. At nung na-approve sila lahat, mga kasaka, no? Na-approve sila lahat. So, nagbayad ako ng gas fee at na-approve sila lahat. So, pinili ko sila lahat ngayon. Tapos, nilagay ko go hunt. Tapos, nagbayad uli ako ng gas fee para to. So, sa madaling salita, lahat ng galaw mo sa game na to, eh, may katumbas na gas fee. Okay lang naman. Dahil doon naman sa isang nilalaro natin, kay Axie, dati naman ganon. Kapag nag-breeding ka, meron naman ganon. Lahat gas fee talaga. So, yun nga. So, walang problema, tsaka hindi naman ganun kamahal yung gas fee na binabayad mo. Ang problema lang kanina, okay, ang pinaka-problema, naghang yung sistema nila. Okay, yun ako, kung sa akin lang nangyari, pero naghang. Nung ilalagay ko na sila at pinindot ko yung hunt, nag-failed ng transaction. Okay? So, tumingin ako sa Discord. Tumingin ako sa Discord kanina, tapos ang sabi, taasan daw yung gas. So, ganun ang ginawa ko, tinaasan ko yung gas. Pero yun nga, nag-failed pa din yung transaction. Okay. Hanggang sa ginawa ko, eh, nirefresh ko na siya. Okay, nirefresh ko yung game para kasabi ko, baka pag nirefresh ko, okay na. At sa, sorpresa nung game sa akin, pagbalik, lahat sila not approved ulit. Tapos, tinignan ko yung balance ko sa MetaMask, eh, nabawasan. So, ibig sabihin, lahat ng transaction kanina, magmula dito sa isa hanggang sa pinakadulo, nag-approve, di ba? So, ito yung kanina, approve. Yan, yan, lahat yan, approve. Ito yung kaninang nagpe-fail. Okay, so yan, puro fail yan lahat. Okay, so okay lang naman, hindi naman nababawasan yung ano. Okay, so ayan, review natin kanina. So, ito, yan, ito yung pina-approve ko kanina. Okay, lahat sila. Okay, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito yan. So, nung nag-7 na sila, yan, na-approve ko sila lahat. Tapos, ito nga yung nagpe-fail para may pasok po sila lahat pito dun sa hunt. No? Nagpe-fail. Tapos, bigla na lang, pag-refresh ko nung game, eh, yun nga, ano na naman sila sila? Not-approve na naman sila sila, no? Not-approve na naman sila uli. Tapos, ang nakalagay na dito, hindi na 0 to 10. 0 to 3 na. So, tatlo na lang daw ang pwede mong ipadala. Okay? So, ito na nga yung tatlong na i-approve kanina. Ayan. So, pakita natin din dito. Ayan. So, ito na yung tatlong na i-approve kanina. Okay? Silang tatlo yan. Tapos, yan. Nag-fail pa nga uli. Tapos, nag-contract na, ano din sila, success din sila. Kinabattrip ko kanina, mga kasakan, sa my T5 pet na to. Tapos, habang tinitignan ko to, so, ito hunting. Ayan.
yan. So, ito yung ATR na kung tinatawag nila, no, while hunting, pet earn you a D-pet over time based on estimate ATR. Okay, so ito yan. So, pag tinignan natin dito, ito yung kanilang estimated. Okay, return of investment. So, ito lang naman yung estimated nila. In time frame daw na 30 days, ang D-pet per 3 pets, okay, per 3 pet ay 3.2 D-pet token. 3.2 for 30 days. Okay? Calculated based on current rate. Rate are estimate provided for your convenience only and by no means represent guaranteed return. So, ibig sabihin, hindi pa ito yung guaranteed return niya. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay? So, hindi ko lang pa sure eh kung D-pet per 3 pets. Siguro kada isa, tatlo. Mga ganun siguro, hindi ko sure. Tingnan lang natin pag bumalik, pero in 30 days pa eh. So, mag-aantay pa talaga tayo, no? So, eto. So, ngayon, eto pala yung na-earn nila. Okay? Eto pala, 0.03072 D-pet. Okay? So, pwede na siyang harvested. Click na natin yan. Ayan, no? Please confirm to harvest all D-pet you have earned. Make sure you have checked the latest earning by clicking the sync icon in a real-time D-pet reward. Okay, so pag kinilig ko to, pwede ko na siya i-confirm, pero hindi ko pa siya kino-confirm. Okay, so eto mga kasaka, yan pala yung na-earn niya. Okay, so hindi natin sila pwedeng kirecord. So yan lang naman yung aking mga experience dito sa larong My Day 5 Pet. Mga kasaka, no, bali, ano ba yung final verdict natin sa game na to? No? Maganda ba magpuhunan dito? Pabilis ba yung balik ng puhunan mo? So eto mga kasaka, opinion ko lang to, no? So, hindi ko to sinasabi sa inyo para mag-encourage o mag-discourage ng mga tao na maglaro ng game na to. So, sa nakikita ko kasi mga kasaka, no, si My D5P, isang batang game pa to eh. Kumbaga napakabata pa ng larong to. Wala pa atang isang taon tong larong to or wala pa atang 6 months to eh. Hindi mo ko kailan nagsimula tong game na to, hindi ko na matandaan eh. So, napakabata pa ng game na to at napakarami pang room sa improvement ng game na to. At yun nga, no, kung isa ka sa mga early investor ng game na to, malamang naranasan mo din yung ano na nakaraan, yung parang hunt yata nila yun, no? Yung boss fight nila nakaraan na medyo ang nangyari din eh, naging controversial din. Dahil nga marami din na kapalpakan na nangyari. Pero yun nga, kasi syempre, no, medyo ano pa eh, bata pa yung game eh. Inaaral pa ng mga developer, nagka-trial and error pa sila sa mga ginagawa nila dito. At yun nga, no, siguro darating yung panahon na magiging maayos din yung game, pero hindi pa siguro sa ngayon. Okay, kung mag-i-invest ka sa game na to at aasahan mo na mabilis ang balik ng pera mo, eh medyo negative pa tayo dyan. Sa ngayon kasi hindi ko nakikita na ano to eh, tawag dito yung play to earn siya na pwede mong makasustain ng pamumuhay. Yung pwede mong gawing hanap buhay. Hindi eh. Kasi nga, dahil nga ang dami pang pwedeng baguhin sa larong to at ang dami pang pwedeng improve para mas maging maganda pa siyang play to earn game, so medyo matatagalan pa. Okay, medyo matatagalan pa. So sa mga naglalaro naman ng My Day 5 Pet, kapit lang, no? Kapit lang. Tignan natin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na kabanata, baka naman na gumanda yung game nila, no? Sa mga susunod pang panahon. So, huwag tayong ma-disappoint. Again, kung tayo ipapasok sa ganitong klase mga laro, dapat open-minded tayo. Hindi dapat tayo naka-isip lang sa kikitain, no? Kasi yung iba, kaya napapasok sa ganito, nadidismaya at nagiging basher ng laro. Kasi nga, dahil nga dun sa mga nagsasabi na kumikita yung laro at ito yung kinita nila. So, dapat sabihin natin yung totoo, di ba, sa laro. Para at least, eh, hindi naman sila ma-disappoint. Okay? Kasi tayo yung mga naglalaro nito, eh. Tayo yung mga nakakaintindi. Tayo yung mas malawak, yung pang-unawa dito sa game na to. Now, bali, share ko lang yung aking disappointment tsaka excitement dito sa game na to. Kasi kagaya nito na meron na silang parang play to earn. Ito, yung ang tawag dito, hunting nila. So, tignan natin yung mga mangyayari sa mga susunod na kabanata. Kung ilan ba talaga ang ma-earn natin na D-pet token dito, di ba? At kung kikita nga ba tayo, no? So, muli mga kasaka, no, nagpapasalamat ako sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, at sa mga sumusuporta sa channel. Maraming salamat sa inyo lahat. At yun nga mga kasaka, no, so hanggang dito na lang ako. At kita-kita sa susunod na video. Peace!